Bilisan mo, gutom na ako. Eto na nga, oh. Pero kailangan konting alalay, Del. Kapapagawa ko lang dito, eh. Eh, baka hindi natin abutan si Mr. Valdez sa opisina. Abutan natin yun. Huwag kang mag-alala. Alam mo, kinakabahan ako dito sa kotse mo, eh. Hindi mo masisira to. Like I said, pinagawa ko ng lahat. Pina-check ko lahat. Okay na. Sigurado ka, ha? Oo, okay na okay to. Ano na naman? Akala ko ba gawa na to? Nawalan lang ng gas. Naubusan. Bira ka, oh. Ang yabang mo pa kay Pizza. Eh, palpaka rin pala eh. Hindi naman sira to eh, diba? Nawalan lang ng gas. Eh di parang naglakad din ako. Tika, saan ka pupunta? Maglalakad. Tika mo na. Pwede ba ako mapahiram ng konti? Pang gas man lang? Hindi ba binigyan ka ni Pits? Oh, pero kahapon pa yun eh. Eh, naubusan na eh. Eh, meron ako dito. Talaga? Oo, pero ibibili ko na lang ng pagkain ko. Gutom na ako. Bahala ka na dyan. Wait! Patrick! Wait! Patrick, my friend! Sir, saan ho kayo? Sa office ni Mr. Valdez. Anong business niyo doon? Iabot ko lang itong envelope. Anong laman ng sopot niyo? Pagkain ko. Bawal ang pagkain doon. Sensitive yung mga computer sa office na yun, kaya iwan niyo na yung pagkain niyo dito. Makakapasok kayo ron. Hindi ko pwede iwan yung pagkain dito. Mahirap na. Hindi kayo makakapasok doon pagka hindi niyo iniwan dito yan. Kaya iwan niyo na. Hindi ako pwedeng hindi pumasok. May nahabol akong tao. Eh, pasensyaan talaga, sir. Talagang hindi kayo makakapasok doon. Ah, ganun ba? Oh. Hindi, papasok ako talaga. Eh, hindi ka pwede, sir. Bawal na talaga. Hindi, pasukin mo ako. Bawal! Tulungan niyo ako rito, dito sa second floor! Bawal na talaga siya pumasok, eh! Pasukin mo ako! May nahabol akong tao, eh! Bawal, eh! Huwag na po kayo magpapasok. Sandali, may nahabol akong tao, eh! Hindi mo na ibigay ang kontrata, pambihira ka naman, no? Dapat iniwan mo yung pagkain mo sa gwardiya para nakapasok ka. Eh kung mawala? Eh di kumuha ka na iba! Eh gutom na ako eh! Pambihira naman, no? Mas okay pa sa'yo mawala yung kliyente kasi yung pagkain mo. Pasensya ka na, Pets. Ang hirap mag-desisyon eh, pag gutom eh. Oo na. Sige na nga. Usap mo si Janice, tanong mo kung makapag-schedule pa siya ng appointment doon kay Mr. Valdez. Pets, pwede bang... Ikunin ko mausap kay Janice kasi hanggang hindi pa rin ako pinapansin. Hindi ko nakausap eh. Alam mo, isa pa yan eh. Kaya hindi ka makapokus sa trabaho mo eh, mga kalokohan mo. Eh siya naman ayaw ko mausap sa akin sige eh. Sige na. Janice, punta nga dito sandali. Yes, sir. Nakontak mo si Mr. Valdez? Opo, sir. Monday daw po siya available. Naka-check-in daw po siya sa Excelsior Hotel. Doon na daw po siya manggagaling before yung flight niya papuntang Singapore. Oh, narinig mo, ha? Mga ano oras siya darating doon, Pits? Ano oras to? Mga 5 daw po, sir. Mamimili lang daw po siya. Oh. Sigurado ba ang pagdating ng alas 5, nadoon na siya, Pits? Opo, nandun po siya, sir, kasi alas 5 nandun na siya. 7 daw kasi may dinner siya. Ibig sabihin, pagdating ng alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, hindi siya pwedeng pundahan doon. Teka, sandali. Ginagawa niyo akong pader ng high alay. Pinapabanda niyo sa akin, usapan niyo. Kayo na nga lang mag-usap.